So, isang napakagandang araw sa atin dyan mga paps, mga mams. Ayan, for today, maglilinis tayo ng brake caliper ng Raider 150 na carb. So, meron din tayong konting babaguhin dito sa caliper natin mga paps. So, makikita nyo naman, nagpalit tayo ng bagong brake pads. So, eto, maglilinis tayo mga paps, mga mams. At the same time, meron tayong ilalagay na spring. So, makikita nyo yun sa in the end of the video kung saan talaga natin to ilalagay mga paps, mga mams. So without further ado, let's start. So eto guys, tatanggalin natin gamit yung 17mm na wrench. So dito sa gilid yan. Gumamit din tayo ng 14mm na box wrench pang kontra dito sa kabila para mas madali natin siyang patanggal. Yan, makikita nyo naman mga paps, mga mams, no? So, yun, ganun lang kadali. So, hugutin lang natin tong axle, mga paps, mga mams. Yun. So, ganun lang. Ngayon, itabi natin tong kadena. Maintain din yung chain natin mga paps. Ito. Medyo madungis. So, tabi lang natin to sa gilid mga paps, no? Lagay natin sa gilid. Ayan. So, after nating itabi to mga paps, mga mams, syempre, yung main talaga na point natin is malinis tong brake caliper. So, ngayon, tatanggalin natin tong nakakabit dito sa gilid na Allen. So gagamit tayo ng Allen wrench. So may iba't ibang sukat yan mga paps, mga mams. For me, ito yung standard na sukat ng ginagamit ng mga mekaniko. CRV 5mm. Yan, 5mm mga paps na Allen wrench. So ano ba yung i-maintenance natin? Syempre, maglalagay tayo ng lubricant dun sa boots niya para smooth yung play ng caliper natin. So yung sa akin mga paps, mga mams, medyo matagal-tagal na rin na hindi to nalinisan, kaya siguro medyo mahirap tanggalin yung nakakabit dito. So, sige lang, kaya nga mag-maintenance tayo. So eto na guys, makikita nyo naman yung brake caliper natin. So bago pa yung brake pads natin, kaso nga lang medyo madumi. So lilinisan din natin to mga paps para talagang makapit yung brakes natin. So eto, yan, makikita nyo naman. So syempre mga paps, yan, madungis yung brake caliper. Dito na rin papasok yung Selvestri na brakes and parts cleaner. So eto mga paps, ito yung number one na ginagamit ko pang linis ng brake caliper. So, yan. Yung kagandahan nito mga paps, mga mams, is hindi siya nagli-leave ng moisture. Hindi katulad nung iba. Yung iba kasi nakakasama sa pintura, o di kaya pwede pa kayong madisgrasya dahil yung iba merong halong oil. So, yun. Mostly dito mga paps, mga mams, pangtanggal ng mga, yan, yung mga na worn out na brake pads. So yung mga alikabok nga dito pumapasok sa gilid. If meron kayong toothbrush mga paps, mga mams, mas mainam na gamitin natin yun. So eto guys, ayan, linisan lang natin. Madali lang naman itong tanggalin kasi hindi naman masyadong makapit yung mga alikabok mga paps eh. Yung magandaan dito mga paps, mga mams, mabango, hindi masakit sa ilong. Pwedeng gamiting perfume. So isang napakalaking shoutout sa main sponsor ng video na to, Selvestri. Ayan, baka naman. So ito guys, napaka-effective talagang panglinis ng Selvestri. So pwedeng-pwede nyo rin tong gamitin mga paps, mga mams, hindi lang sa motor. Pwedeng-pwede nyo rin tong gamitin sa mga sasakyan. So eto. Nice. So meron siyang iba't ibang function. Pwede nyo gamitin sa kahit anumang parte ng motor natin. Syempre yung may hindi
nagre-require ng oil. Yung brakes natin, kapag nadapuan lang ng kaunting oil, mga paps, mga mams, napakadelikado. Pwede kasi yung hindi kumapit, hindi kaya magkakos na yun ng slide. So, eto. Yan. Madali lang namang tanggalin. Yan. Yan, guys. Gagamitan natin tong 6mm. Yung dito, mga paps, mga mams. Tanggalin lang natin tong bolt. Yan. With thread din yan. So, pag natanggal na natin yan, pwede natin yung dahan-dahang hugutin. Yan. So, maglagay lang tayo, mga paps, mga mams, ng grasa o grease. Eto. So, nakakahalaga lang naman to ng 5 pesos, mga paps, mga mams. Ipasok lang natin dito sa rubber boots. So, yan. Pwedeng-pwede na yan. So, wag na wag din natin kalimutan. Lagyan din yung sa kabila, mga paps. So, eto dito. Lagyan din natin yung rubber boots niya. So, para pantay din yung pagkakalagay natin, same amount lang din yung kukunin natin doon sa grease. Yan. So, i-check din natin, mga paps, mga mams, if meron ba siyang pressure. If wala bang singaw, kasi pwede yung mag-stack up in the long run, mga paps, mga mams. So, pag-push nyo ganito, if babalik yan, goods yung pagkakalagay natin ng grasa. So, yun. So, i-lubricate lang din natin tong pin. Yan. So, goods na yan, mga paps. Dito rin, lagyan din natin ng grease. Yan. Ito. So, I hope malinaw, mga paps, yung pagkakakuha natin. So, lagay din natin. Yan. Ganun lang. So, ibalik lang natin tong lock niya, mga paps, mga mams, using 6mm din na allen. So, eto, higpitan lang natin ng maayos, yung tamang-tama lang din. So, kapag tapos na natin higpitan, mga paps, mga mams, ibabalik na rin natin yung brake pads natin. So, tapos na natin linisan yung brake pads natin, mga paps, mga mams. So, eto, una yung dito, meron yung sasandalan sa ilalim, mga paps, mga mams, wag na wag nyo kakalimutan. Dito banda, meron yung sasandalan. Ayan. So, ilagay natin siya dito. So, siguraduhin lang natin, mga paps, mga mams, na hindi malalagyan ng grasa yung brake pads natin. Baka kasi, yun, dumulas, hindi kumapit yung preno. So, yun lang naman. So, eto guys, ikakabit natin tong clip. So, wag na wag natin tong kakalimutan. So, ayan. So, ito yung magsisilbing stopper niya. So, linisan din natin yan. Eto, ikakabit natin to dito. So, yun. Papasok lang naman yan. The same time, ilalagay din natin to dito. So, yan. Kakawit lang natin. Yun. So, dito, napapasok yung spring. Ayan. So, eto guys. Yan. Hanapin lang natin yung pin. So, dito natin ikakabit yung spring, mga paps, mga mams. Yan. Kabit lang natin. So, syempre, ingatan natin na hindi siya tumilapon. Mas mainam, mga paps, mga mams, yung spring nyo is tamang-tama lang. Yung pwedeng pantulak. Yung dito sa akin. Yan. Yun. So, ito yung magsisilbing extra na suporta nung brake pads natin sa pag-push. Para mas mainam yung function niya. So, gamitan lang din natin siya ng standard na 5mm na allen. So, yan. Ipitan lang natin, mga paps. So, pasensya na. Yan. So, naipasok na natin. Focus lang, focus. So, yun. Eto. Yun, naigpitan na natin. So, ito yung purpose ng spring natin, mga paps. Na guys, ikakabit na natin. So, ganun lang kasimple, mga paps, mga mams. So, ngayon, ikakabit na natin. So, i-update ko na lang kayo if nakabit ko na tong mga parts. Para hindi na masyadong mahaba yung video. So, at ayun na nga, mga paps, mga mams, tapos na nating maikabit yung gulong natin. So, ayan. Eto, makikita natin dito, mga paps, mga mams, na ayan. So, tapakan natin yung brake. Ayan. Merong konting makikita yung progress o makikita ang konting gumagalaw sa spring. Ayan. So, ano bang purpose nitong spring na to? So, yung purpose nito, mga paps, mga mams, is pini-prevent niyang mag-contact palagi yung disc plate tsaka yung brake pads para maiwasang madaling mapudpud yung brake pads. Kasi in the long run, mga paps, mga mams, kung minsan hindi na nagpa-function yung mga rubber boots natin o merong mga leak, kaya kung minsan nag-stack up siya, ayan, napupudpud ng madali yung mga brake pads natin. So, ito yung nagtutulak palayo.
So yan, yung maliit na galaw na yan mga paps, mga mams, napakalaking progress na yan sa motor natin. So yan, yung counting brake na yan. So malakas din yung spring na ginamit natin mga paps, mga mams. So sa mga nagtatanong kung anong spring yung ginamit natin, ito po yung nakikita natin sa brake rod ng XRM125 mga paps, mga mams. If mapapansin nyo, doon natin ina-adjust yung mga dating drum brakes. Meron yung spring mga paps, mga mams, na kadugtong nung brake rod. So ayun, ganun lang mga paps, mga mams. So hindi ko na to patatagalin pa. So isang napakalaking shoutout nga pala sa Selvis 3. So salamat sa pag-sponsor nitong brake and parts cleaner mga paps, mga mams. Ayan, napakalaking thank you ulit sa Selvis 3. So sa mga gustong bumili ng Selvis 3 products mga paps, mga mams, I think available nito sa Shopee o di kaya sa Lazada. So without further ado, hindi ko na pa patatagalin pa. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe. You know the drill, guys. Peace out.